Yon, what's up mga kaibigan? Tayo ngayon nagbabalik ano, upang magbigay na naman ng panibagong kalaman sa ating mga mabubuting mag-aaral. Ano? Gamit ang ating whiteboard marker, ang ating whiteboard itself, at syempre yung ating eraser. Ano? So ayun, bago tayo magsimula, bago natin ilahad ang ating lesson ngayong araw, no? Kung maaari lamang mga kaibigan, ano? Kung maaari lamang, mag-subscribe na kayo sa ating channel, ano? At ganun din naman, click nyo na yung ating notification bell para naman updated kayo sa mga lessons na ating i-release sa mga susunod na araw, ano? And also, syempre, para masayang lahat, comment, like, and share our videos para naman makatulong tayo sa iba. Alright? So, ayun. Good luck, guys! Okay, so ayun nga mga kaibigan, ano? Ang ating ibabahagi ngayong araw ay tungkol sa integration, ano? We will integrate integrals using different techniques, ano? Kasi alam naman natin na not all integrals, not all given problems in integration can be solved using the basic rules of integration, ano? Yung power rule, yung logarithm, exponential, etc., ano? To be able to solve those kind of integrals, we need to find a way, ano? Para masolusyonan yung mga ganung problema. At doon na nga papasok yung different techniques of integration, no? Namely, integration by algebraic substitution, integration by trigonometric substitution, and we also have integration by parts, no? But for now, we will be just talking about integration by algebraic substitution. Okay? So, yung dalawa, we will do that sa different videos. Ano? Iiwalay natin yun para mas maintindihan natin yung bawat isang techniques. Ano? So, magbigay na nga tayo ng example. Ano? Example number one, let's say we have integration of 3x squared multiplied by the square root of x cubed plus 1 dx. So, let's say we have this kind of example, ano? So, pag sinabi natin kasing algebraic substitution, by the name itself, ano, substitution, may ipapalit tayong variable sa isang expression dito sa ating problem. Algebraically. Alright? So, algebra yung ating, algebraic expression yung ating papalitan. Okay? So, isipin natin dyan sa problem na yan, kung kapag ba meron tayong ginalaw dyan, ang magiging resulta ba ay yung kasama niya. Let's say, for example, itong 3x squared, diniribative natin ito kasi yun yung algebraic substitution eh. Kukuha tayo ng expression na i-differentiate natin. Tapos, kapag yung kasama niya ay yung mismong derivative na na-derive natin, tama yung kinuha nating expression. Okay? Let's say 3x squared. Ano ba ang derivative niyan? 6x dx ang derivative niyan. So, meron ba tayong x dx dito sa ating expression? So, kinuha natin to. Ayan, kinuha natin yan. Ano? Meron ba tayong x dx? Wala. Ang meron lang tayo, dx. So, hindi natin pwedeng gamitin itong 3x squared. Alright? So, anong susunod? So, ang natitira na lang ay itong expression na to. X cubed plus 1. Okay? Kapag ba dinifferentiate natin ito, ang magiging sagot ba ay yung kasama niya? Okay, let's see. Derivative ng x cubed is 3x squared. No? So, dun pa lang, makikita na natin na yung derivative nito ay yung kasama niya. Tama? So, let u, ganun tayo kumuha ng expression na papalitan. Alright? So, let us use u, letter u, as our variable. No? Let u be x cubed plus 1. X cubed plus 1. Now, let us differentiate. So, derivative of u is du.
derivative of 3, x cube plus 1 is 3x squared. Derivative of 1 is 0 dx. Okay? Kasi nga, diba 3x, derivative ng x cube is 3x squared multiplied by derivative of x, which is dx. Okay? So, we can see na nung ginalaw natin itong x cube plus 1 ito, ang naging resulta ay yung kasama niya. Ayun o. Nakita naman natin, di ba? So, walang naiwan. Ginalaw natin ito, ang naging resulta, yung kasama niya. Okay? So, safe tayo. Now, palitan na natin yung mga expression dun sa original integrals natin gamit itong mga nilet natin. Alright? So, dito na natin ilagay. Integration of yung 3x squared dx, eto na yan. Tama, no? Ibig sabihin, etong 3x squared dx, du na yon. Right? So, eto palitan natin ito. Square root of etong x cube plus 1 ay u na yon. U. And then, eto nga, sabi ko, du na lang siya. Yan. So, by looking on our integral now, we can say na pwede na tayong gumamit ng power rule, ano? By power rule, integration of ito ay 1 half, ano? Tama, no? By applying the power rule, no? Integrate natin yan. So, mag-add lang tayo ng 1 doon sa kanyang exponent. So, that will be 3 halves. All over 3 halves. Huwag mong kakalimutan yung plus C. Okay? Kapag nag-integrate ka, laging may plus C dyan. Tapos, angat ko na lang dito kasi hindi nang tandi na kasya. Ibalik na natin ngayon, ba ito, itong u na yan. Ibalik na natin yung original expression niya, na x cube plus 1. Alright? So, simultaneously, simplify natin ito. So, since 3 halves yung denominator, kunin mo lang yung reciprocal niyan and then multiply mo dun sa whole numerator niya. Okay? So, kung kukul natin reciprocal na ito, magiging 2 thirds. So, 2 thirds multiply by yung u natin, eto x cube plus 1, raise to 3 halves, plus c. And that is our final answer, no? Right. So, that is for example number 1, ano? Let us have another example. Yun lang kadali, mga kaibigan. Kailangan, alam natin kung alin yung papalitan natin. Alright? Kailangan, alam natin kung ano yung imamanipulate natin para di tayo magkamali. Kasi pagka iba yung nakuha mong imamanipulate, mali na, hindi mo na makukuha yung ano eh. Hindi ka na makakapag-arrive dun sa final answer eh. Mag-iikot-ikot ka na lang dun. Okay, example number 2 ano? Example number 2, let's have integration of second squared square root of x all over square root of x dx. Okay. So, obviously, ano, dalawa lang naman yung expression natin dyan. Isang second squared square root of x tsaka square root of x. Okay? So, let u, di naman natin pwedeng i-let u yung buong second squared eh. Kasi alam natin na wala naman siyang kasamang ibang trigonometric function. So, ang atin lamang kukunin ay yung square root of x na. So, let u, dito na lang siguro sa tabi niya. Let u equals square root of x. Alright? So, again, let us differentiate the whole equation. So, derivative of u is du. Then, derivative of square root of x is dx all over 2 square root of x. Okay? So, kung papansinin natin, ano, nag-integrate tayo, substitute tayo, ginawa natin yung integration, yung derivative, sorry, nung square root of x. So, ginalaw natin ito. Kung mapapansinin nyo, ang naging resulta, ayan, no, dx over square root of x, which is ito. Tama, no? Dx over square root of x. Yung 2 na yan, since coefficient lang naman yan, lalagay na lang natin yan doon. So, magiging 2du, kasi nga, by cross multiplication, ano,
magiging dx over square root of x. And ito, ito na yun. Kasi ben, ginalaw natin ito, ito naging resulta. So, tama yung ginawa natin. Alright? Ngayon, ipalit na natin dun sa original integrals natin. No? Equals integration of yung second squared, papalitan natin ng u yung square root of x. So, second squared, square root of x, square, sorry, u na nga pala to, no? Sorry. Second squared u, tapos yung dx over square root of x, 2du na yun. Ito, multiply by 2du. Okay? Ngayon, yung 2 na yan, ilalabas na lang natin yan kasi coefficient lang naman yan. Matitira na lang second squared u du. Tama? And we all know that the integration of second squared u du is tangent u. Tama, no? So, tangent u plus e. Now, let us palit natin. Let us substitute back yung u, which is square root of x. Right? So, to derive on our final answer, we have 2 tangent square root of x plus e. And that is our final answer for example number 2. Alright, let us have another example. Tuloy-tuloy lang natin to para makarami tayo, no? Makarami tayo ng example para mas maintindihan. Okay? Example number 3. Yan, example number 3. Let's have the integration of sine raised to 7 theta multiplied by cosine theta d theta. Okay? Excuse me. So again, integration of sine raised to 7 theta multiplied by cosine theta d theta. Now, again, hahanap tayo dyan ng expression na ating imamanipulate. As we can see, we have two expression, no? Sine theta and cosine theta. If we differentiate cosine theta, the answer is negative sine theta, which is eto. Pero, pansinin ninyo, meron siyang exponent na 7. So, meaning, kapag ito ay dinifferentiate mo, ang makukuha natin ay sine theta, pero hindi ito, kasi meron siyang exponent na 7. Okay? Ngayon, since hindi pwede yung cosine theta, meaning, yung sine theta ang ating dinifferentiate. Ano? So, let u be sine theta. Yan. Bakit hindi kasama yung 7? Kasi, kapag dinifferentiate natin ang sine theta, no, the answer is cosine theta, which is eto na yon. So, you don't need to include the exponent 7 dun sa ating i-differentiate. Ano? Okay, let us differentiate. So, du now is equal to, sabi ko nga, cosine theta, then derivative ng theta, d theta. Diba? Ginalaw natin itong sine theta, ang naging sagot ay yung kasama niya. No. So, meaning, tama yung ating pinaggagagawa. Ano? Now, let us substitute dun sa ating original integrals. Ano? The integration of yung sine theta, u na yon. U raised to 7, itong cosine theta, d theta, ito na yon, du. So, as you can see, by power rule, we can now integrate na. By applying the power rule, so mag-add ka lang ng 1 sa exponent niya, then gawin mong denominator, plus c. Then balik mo yung u, which is sine theta, the answer is sine raised to 8 theta, all over 8, plus c. That is our final answer for example number 3. Okay, ganun lang, ano? Ganun lang kadali, mga kaibigan. Eh di ikaw nang magaling. Kapag alam niyo yung ginagawa ninyo, di alam niyo. Okay. Example number 4 tayo na. De, mga kaibigan, pag alam niyo yung ginagawa ninyo, tama yung magiging sagot ninyo. Okay? Example number 4. Number 4. Yan. The integration of 7th root of tangent x
multiply by second squared x dx. Yan. So, halos magkamukha sila ng example number 3, ano? Kasi if we differentiate tangent x, the answer is second squared dx. So, let u equals tangent x. Now, derivative of tangent x is second squared x dx. Okay? So, nung ginalaw natin itong tangent x, ang laging sagot ay yung kasama niya. So, meaning, tama yung ating sinimulan. Alright? So, ngayon, substitute na natin. So, integration of itong 7th root, gawin ko na lang exponential, ano? Yung radical sign na yan, gawin natin exponential. So, that is, itong tangent magiging u na lang yun, ano? U raised to 1 over 7. Second squared x dx, eto na yan, du na yan. So, again, by power rule, clear naman, clear na clear, ano? Add ka ng 1, so that would be 8 over 7, all over 8 over 7. Plus c. Lagi nyong, huwag nyong kakalimutan lagi yung plus c, ano? So, again, simplify lang natin ito. So, again, by getting the reciprocal, multiply mo lang siya dun sa numerator. So, reciprocal niya ay 7 over 8, multiply by yung u, palitan na natin ng tangent x, ano? Tangent x raised to 8 over 7 plus c. And that is our final answer. Yun! Okay, let us have another example. Example number 5 na. Example number 5, the integration of 4 plus 12x all over the square root of 1 plus 2x plus 3x squared. So, medyo dumami na, ano? Medyo dumami na expression. Eh, hindi pa lang nakikita. Basta yun, 4 yan. 4 yan. 4 plus 12x all over the square root of 1 plus 2x plus 3x squared dx. Now, so again, nahanap lang tayo dyan ng expression na ating i-manipulate. Right? Now, if we manipulate 4 plus 12x, the derivative of that is 12. And or 12 dx, kasi nga may x siya doon. So, 12 dx, meron siyang dx, pero natira ito. Hindi ito nagalaw, ano? Ayan. Since hindi ito pwede, meaning, ito yung ating imamanipulate. Alright? So, let us manipulate, ano? Manipulate lang natin itong denominator. Yung radicand. Okay, let u equals 1 plus 2x plus 3x squared. Right? Let us differentiate, ano? Du equals derivative of 1 is 0. So, derivative of 2x is 2dx. Ano? 2dx. Then, derivative ng 3x squared is 6x dx. Now, they have a common factor 2dx. Ano? 2dx. So, ilabas lang natin yun. So, common factor niya 2. Ang matitira dito ay 1 plus 3x. Yung dx, dito ko lalagay sa labas, ay sa kabila, ano? Para mas organize siya. So, again, asug ko lang, no? Hindi kakasya dito, eh. Dito ko sana lalagay yung isang solution. Asug ko lang, ano? Para magkasya tayo. Pero, yun lang din. I-rewrite ko lang. So, ano nga yung naging ano natin? Let u is 1 plus 2x plus 3x squared. Du is equal to 2dx plus 6x dx, ano? So, common factor niya 2dx. So, sige, pakita ko na nga, ano? Baka malito kayo, eh. 1 plus 3x, na. Yan. 1 plus 3x. Tapos, eto ba ay nandun sa ating expression? Kung papasinin ninyo, etong numerator na 4 plus 12x ay factorable. So, factor out natin yun. Ano? 4 plus 12x. This is factorable by 4. Ano? Common factor nila ay 4. So, ang matitira is 1 plus
3x. Tama? So, ibig sabihin, itong, itong 4 plus 12x na to, equivalent siya dito. 1 plus 3x. So, ngayon, nung ginalaw natin ito, nung in-manipulate natin itong radicand na to sa denominator, ang naging sagot ay, ito, 1 plus 3x, 2dx, which is equal dun sa ating numerator. Tama. So, meaning, tama yung ating minanipulate. Right? So, ngayon, substitute na natin. Tama eh. Equals the integration of itong 4 plus 12x, palitan na natin ito. That would be 4 multiplied by 1 plus 3x dx. Ito yun eh. Lagi ko na yung dx doon na. Then, square root of u. Tama ano? Tama. Ngayon, kung papansinin ninyo, ito, dx multiplied by 1 plus 3x. Ito na yun, dx multiplied by 1 plus 3x. Sabihin, equal na siya sa du. Kaya lang, meron doong 2. So again, by cross multiplication, bababa ko lang ito dito. Du over 2. Right? So, ibig sabihin, ito, equal siya sa du over 2. Now, integration of 4, du over 2, yun na yun, du over 2, ito yun eh. Square root of u. Yan. So, kung papansinin natin, 4 divided by 2, that is 2, labas natin yun. Etong square root of u sa denominator, iaangat natin siya para makagamit tayo ng power rule. So, that would be integration of u raised to negative 1 half du. So, again, by applying the power rule, 2 multiplied by u, etong negative 1 half, plus 1, so 1 half, raised to 1 half, all over 1 half, plus e. Right? Then, simplify, ano? So, 1 half reciprocal niya ay 2, multiplied by 2, that is 4. Now, okay. Again, pag dinivide mo yung 2 sa 1 half, the answer is 4. Right? So, 4, yung u, papalitan na natin ng 1 plus 2x plus 3x squared. And that is 1 half, so square root. Square root of 1 plus 2x plus 3x squared plus c. And that is our final answer. Yun lang, ganun lang ano. Sa una, pukuha pa sa inyo, parang mahihirap yung problem. Pero, at the end, madali lang pala, no? That is for example, number 5. Another example, sagad-sagarin na natin ito. Lubos-lubosin na natin ito, napapasarap tayo sa pagsusolve. Example number 6. Let me give you this one. Example number 6. The integration from 0 to 1 of square root of x cosine multiply by hindi pala multiply cosine. Ito pala yung angle niya. 1 plus x raised to 3 halves. Dx. 3 halves yun, ha? 3 halves. Alright. So, that is, for example, number 6, ano? Okay. So, clear naman, ano? Malinaw naman na ito yung manipulate natin. Kasi kapag nasanay na kayo dyan, alam nyo na agad by first glance yung kung alin yung manipulate nyo. Okay? So, manipulate natin itong 1 plus x raised to 3 halves. Let u equals 1 plus x raised to 3 halves. Right? So, du equals now siya sa 3 halves multiplied by x raised to 1 half. Dx. Again, ang derivative nito is etong 3 halves, baba mo sa 3 halves multiplied by x. Yung 3 halves, babawasan mo ng 1. That's why meron tayong 1 half na naiiwan sa exponent niya. Dx. Okay? Ngayon, etong x raised to 1 half na yan ay also equal yan sa square root of x, right? So, ngayon, etong coefficient, lilipat ko lang dun sa kabila. So, that would be by cross multiplication, 2du over 3, ano, equals the square root of x dx. At kung papansinin ninyo, yung square root of x dx na yan, eto. Tama? So, nung ginalaw natin ito, eto yung naging sagot. So, tama yung ating ginagawa kasi nga walang naiwan. Now, let us substitute.
So, integration from 0 to 1, ito nga, ay equal na siya sa 2du over 3. So, cosine u na to, no? Cosine u multiply by 2du over 3. Yan. So, yung 2 thirds na yan, labas ko lang yan kasi nga, ano lang naman yan, coefficient. From 0 to 1, cosine u du. We all know that the integration of cosine u is sine u. Tama, sine u plus c. So, meaning, this is 2 thirds multiplied by sine u from 0 to 1. Alright? So, ngayon, ito ay definite integrals na. Kasi meron na tayong limit. No? From 0 to 1, makakakuha na tayo ng numerical value dito. No? So, paano ba? Ganito lang. So, ito na yung nakuha natin. Ano? 2 thirds multiply by sine u from 0 to 1. So, substitute lang natin yung 1 doon sa x values. Ano? Pero, yung ating angle dito ay still u pa rin. No? Balikan na natin. Balik na natin yung eto to. Balik na natin. Sorry. Balik na natin ito. Alright? So, balik muna natin. 2 thirds multiply by sine 1 plus x raised to 3 halves from 0 to 1. So, paano gagawin? Dito ko na lang ilalagay. Mag-adjust na lang kayo. Wala, hindi kasi sa board. Maliit pa eh. Yan. So, 2 thirds multiply by sine 1 plus etong x, papalitan natin ng 1. Alright? So, 1 raised to 3 halves. So, eto na yan, yung 1. Minus, may minus doon. Minus, dito ko na bababa yun ha, sa baba na lang. Hindi na kasya kasi. Minus, eto ulit. Sine 1 plus 0 naman. 0 3 halves. Yan. So, ganun tayo, kumuha ng definite integral, no? Sa-substitute mo yung value, yung limit, ito, zero, from 0 to 1, substitute mo dun sa ating x values, ano? Sa x variable natin, sorry. Sa x variable natin na yun, so, substitute mo yung 1 dito, minus, substitute mo yung 0 dito. Okay? So, kaya ito yung nangyari. Sundan naman siguro yan. Equals. So, 1 plus 1. Kasi 3 halves, 1 raised to 3 halves is 1 lang, di ba? So, 2 thirds sine 2, ano? 2 thirds sine 2. Kasi nga, 1 plus 1 is 2. Minus. 2 thirds. Ito, 2 thirds. Sine 0 to, ano? 0. So, sine 1. And that is our final answer. So, that's the end of our lesson for now, ano, mga kaibigan. Hopefully, tayo ay nakatulong muli sa inyo, no? At, yun nga, kung nakatulong man tayo, no? Kung nakatulong man ako sa inyo, share nyo na yung ating video, no? Ikalat nyo na yung mabuting balita para makatulong din kayo sa iba. Okay? So, yun lang. Maraming salamat, mga kaibigan. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating lesson. God bless, guys! Good luck!